guys! Welcome to my channel again. Today, gagawa naman tayo ng carbonara. So, ang aking gagawin ay Filipino carbonara with, you know, with cream, with milk. And ang gagamitin ko ay ham. So, actually, yung nasa can ham. So, kailangan natin ilaho kung ano meron tayo dito sa bahay, di ba? So, iyan. Ang gagawin natin. And, umpisahan na natin. Ilagay lang natin yung ating pasta sa ating kumukulong tubig. Yan. So, linguini itong ating gagamitin. Siyempre, pang carbonara. Linguini ang ginagamit. Ayan. And then, ika-cover natin at lulutuin natin al dente. So, kuha muna tayo ng kaldero. Ayan. Dito natin siya lulutuin sa aking maliit na kawali. So, mas gusto ko siyang may cover para kapag ito yung ginamit mo, diretso isi-serve na. So, ayan. Mag-umpisa na tayo. Maglagay lang tayo ng 1 tablespoon ng cooking oil, olive oil. And then, lagyan natin ng 1 tablespoon na butter. Ayan. And then, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Isusutay natin siya ng sandali. At ilalok na natin yung ating bawang. Ayan. Then, follow na natin yung ating chicken ham. So, yung slice niya, ganyan ng malalaking cubes ang ginawa ko. And, eto siya. Cooking very well na siya. Maganda na siya. Golden brown na siya. Isotay pa natin sandali at ilalagay na natin room. Ayan. Lagay na natin ang mushroom. So, by the way, guys, it's oyster mushroom. So, next time, choose bottom mushroom. Ayan. Mali yung nabili ko kasi. So, sotay lang natin siya and then lalagay na natin yung ating cream. Ayan. So, Jersey cream ang ginagamit ko, yung brand. And atin lang siyang haluin. So, isa lang nilagay ko. Kung gusto niyo talagang maraming cream, gawin yung dalawa. And then, isang condensed milk. So, pag yung kasing carbonara, sobrang daming cream. Medyo parang nahihilo na ako. So, ayan. Kaya light lang yung cream namin. Ito yung aking ginamit na evap. Halo-halo lang natin. And then, titimplahan natin ng salt and pepper. But, syempre, yung pagtimpla mo, depende sa iyong panlasa. Ayan, kung ayaw mo ng maraming paminta. Pero yung sauce na to, pag kakaunti ang paminta, parang hindi masarap siya. So, ayan. And pakuluin natin sandali. Para lang lumasa yung paminta natin. Ayan natin iti-taste naman. Para malasa natin kung may kulang pa bago natin ilagay yung ating pasta. Ayan. Pero ilagay muna natin, lalagyan ko siya ng mozzarella cheese. So, yung cheese namin ay makikita mo nasa tube siya kasi binili yun sa Korean store. Ayan. So, dito sa atin, alam nyo na yung mga cheese medyo may kamahalan. Kaya paminsan-minsan lang na kumain ng comfort food, yung paborito mga pagkain. Ayan. So, tama na yung lasa niya. Ilalagay ko na yung aking pasta. Ayan. Normally, sabay ko silang niluluto para hindi nagdidikit-dik na dadre yung aking pasta. Pero this time, inuna ko yung pasta. So, ito na lagyan natin ng cheese. Ang paglalagay din ng cheese kung gaano kadami is depende sa yung panlasa. Ayan. Isiserve na natin at magtitikim na tayo. Eto guys! Tikiman time. So, tikiman time. Subo ng malaki. Isa pang malaki subo. The cheese and the sauce, you know. Very good. Very good. So, kain po tayo. Thank you guys. Sa dami kong kwento. I'm just excited to share everything na ginagawa ko dito sa atin sa Venus. So, kakain na po ako. Ubusin ko to. Bye guys! See you soon!